Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin kung paano palabasin ang plema. Ang plema o mucus ay may mahalagang ginagampanan sa pagtanggal ng mga hindi kanais-nais na bagay sa ating baga. Para sa mga malusog na tao, ang lining sa daanan ng hangin sa baga ay may manipis na layer ng mucus na tinatawag na mucus blanket. Ito ang pumipigil sa alikabok, bakterya at iba pang particles na makasira sa baga. Ang mucus ng isang malusog na tao ay dahan-dahan umaakyat para mailabas ang plema. Ngunit para sa mga taong malakas manigarilyo at may sakit sa baga, ang ganitong paglilinis ng baga ay humihina. Dahil dito, ang mucus ay naiipon sa baga at nagiging madikit at madilaw. Ito ang nagiging dahilan para mahirapang huminga. Ngayon, heto ang mga tips para maalis ang plema. Una, uminom ng 8-10 baso ng tubig kada araw para mabawasan ang madikit na plema at madali itong mailabas. Uminom ng mucolytic gaya ng carbocysteine o ambroxol capsules. Ang mga gamot na ito ay maaaring makapagpabago sa plema. Ikalawa, ang tamang pag-ubo ay nakaupo ng diretso at bahagyang pasulong. Habang umuubo, suportahan ito sa paglagay ng kamay sa tuhod o paglagay ng siko sa armrest. Sa kabilang banda, mahirap umubo kapag nakahiga. Ikatlo, subukan ng paglanghap ng steam. Magpakulo ng 2 tasa ng malinis na tubig at ilagay sa malaking bowl. Italukbong sa ulo ang tuwalya at saka langhapin ang usok. Ang isa pang pwedeng gawin ay buksan ang hot shower ng banyo at langhapin ang usok. Dumako tayo sa 4. Subukan ng pagtapik sa likod o chest clapping. Gamit ang mga kamay, iporma ito ng patat sulok. Pagkatapos ay marahang tapikin ang likod para maglikha ng marahang tunog. Tapikin ang itaas at gitnang bahagi ng likod para matulungan na lumuwag ang madikit na plema. Ang ganitong paraan ay mainam sa mga bata na mayroong pulmonya. Ikalima, isang paalala. Para maprotektahan ang inyong likod sa pagkapwersa, subukan ng marahang pag-ubo sa halip na isahang malakas na pag-ubo. Kung nakaramdam na ikaw ay babahing, subukan na kumapit sa upuan, mesa o dingding para masuportahan ang likod sa biglaang pag-ubo o pagbahing. Ika-anim, matulog na gamit ang 2 unan para hindi mag-ipon ng plema sa lalamunan at baga. At ika-7, sa huli, magpatingin sa doktor para malaman ang pinagmulan nito. Kung kayo ay naninigarilyo, ito na ang oras para kayo ay huminto sa paninigarilyo. Tandaan na panatilihin ang inyong baga na malinis at malusog para kayo ay makahinga ng maayos. Dito na po nagtatapos ang ating video, kaya naman bago matapos ang video ito, shout out kina! Yun lamang po para sa video ito at sana'y nakatulong ako. Huwag po nating kalimutang mag-like, share, comment, subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.